Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinibag niya makabilang sa mga alagad ng doon. Ngunit ang mga ito ay tapos sa kanya at hindi makapaniwala isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano nakita ang Panginoon kay Saulo at nagpag-usap dito na ito'y nasa daan. Sinabi rin niya si Saulo buong tapang nanaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nag-iusap din siya at nagpagtalo sa mga evangelista. Kaya tinatawag nilang patayin siya. Nang alam na ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito ay tumatag at lumabana sa tulong ng Espiritu Santo at buhay na may pagkatapos sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, Panginoon, ang nagligtas.
mula sa unang sinya ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilala tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating buhay sa harapan ng Diyos sa kanimang tayo'y posigil iyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating buhay at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo lumusik ng ating buhay, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hiningin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa na kalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magbibigay gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ako. Asa kayo'y napapangunayan ng
sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pananatili na sana sa puro. Kinakailangan din na tayo ay manatili kay Jesus. Kung ang sama ay nakahiwalay sa puno, hindi ito makukuha. Kung tayo ay nakahiwalay kay Jesus, hindi rin tayo makukuha. Kaya nga, sabi ko na hindi tayo nagkakaroon ng maraming lupa ay maraming sapagkat tayo ay hiwalay kay Jesus. Kaya yung patuloy na pangyaya ng pagiging Kristiyano, without Christ, I am nothing. Kung wala si Kristo, ako ay walang kwenta. So, tayo na ay mananatili ang kamuluma kapag tayo ay mananatili kay Jesus. Paano tayo mananatili kay Jesus? Paano natin may sasabi na tayo ay kamuluma ng sabana? Dalawa sa pamamagitan ko na ipinahayag ko sa aking dalawang pagbasa na binigyan ko sa inyo sa unang sulat ni Apostol San Juan. Ano sabi ko? Na Apostol San Juan na siya rin kong pinakitaan ng ating Ebanghelyo. Ang sabi ko niya ay ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang sumusunod sa Kanyang mga utos. So, napakalaga po yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. Alam naman natin sa mga utos ng Diyos na patuloy na binibigyan natin ng patunilan. Ibigay ng Diyos na hindi sa lahat o magdabitin ang pahala ng Diyos na walang kaguluhan. Magsipala ka maroon ng Diyos ng isang pamili. Ang igala ko ay napati na. Huwag kang papatay. Huwag kang makikiyaki. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling at maninang pulis sa iyong kapwa. Huwag kang magtungkot na saan ang hindi mong asawa. Huwag mo pagnasaan ang hindi mo ari. Bahagi rin mo, pero ngayon ang tungan, bigyan natin na hindi ng paninilay. Ito yung binigyan ko yun ng paninilay. Noong kahapon sa kamislahan ko ni San Jose, ang mag-alawa, na pwede nyo natin ang bakuna ng hindi na yan kasi tapon ko ay may wakang isa na siya magkatawa at tungan pa sa akin ay wala iba kung iyan sa mga naging bahagi ko na natin mga balita si Mary Diloso. Pero kahapon dalawa lang ipinigay ko ay may dadagdagan natin ang pangatlo. Ano ito? Yung makita ko natin ay makasunod tayo sa utos ng Diyos. Una, na pag-iaral ko sa atin, huwag tayong gagawin ng pinagbabawal na gawa. Kasi yun ang dahilan kung bakit si Mary Kay Miloso ay papatayin sa atin doon sa Indonesia. Gawa ng pinagbabawal na gawa. Bahagi yun ang napanggit ng pag-iro sa mga malaki po, malaki po.
Ating
aking pagkakasala. Kaya inanalis natin na ito ang pananatiling ng Diyos sa ating ito. Higit natin makapaminoon sa sakramento na ipinagkakaroon sa atin. Yung itong sakramento. Kaya parang ang mga sakit, pinapahirap natin ang isang tumol. Para makakalok siya ng pananatiling. Baka misa siya sa harap ng Linggo. Kahit sa TV. Yung buong misa sa TV para rin sa mga misahin. Huwag mong mangyari ng nawa na yung doon lang kayo magsipa sa TV. Wala akong problema kung magsipa kayo lang sa TV, wala kayong sakit. Pero dapat magsisipa pa rin kayo. And what is more, kung wala hanggang tumanggap kayo ng pumunod, bakit? Ayun si Jesus. Paliwala, nananatili si Jesus sa malamang pumunod. Bakit na kaya ng mga sa Yesus? Eh, hindi ko yung pakaslan. Para magbukuha ng mabuti. Pinagkakaslan yung para ako. Labanan natin yung mga hamon ng daydig na ito. Hindi ko yung pakaslan yung para ako. Labanan natin yung lukso. Kaya paliwala, without Christ, we are nothing. Kaya, ibinibigay ni Yesus ang bigayan niya sa loob ng mga sakramento. Huwag natin tanggihan sa Jesus. Huwag natin hayaan na mawalan tayo ng taas na manatili ang Diyos sa ating buhay. Kasi hindi natin pinapakinabangan ang kanyang mga sakramento. Yun po yung pagbibigay sa ating ng lakas sa pagbabalik sa pagkat na nanatili sa Jesus sa atin. Kaya tanggapin natin sa Jesus, sa kanyang sakramento. E pwede pa ako sa akin, ay tanggapin ko sa Jesus na ang Panginoon ko na pagligtas. Pero, wala akong problema, kaya hindi ko pwede na salita na ako. Bakit ibinibigay ko yung Panginoon sa akin? Mismo, kung tanggapin ang very tangible realities na katawag natin ay sakramento. Doon natin may kapagdag, talagang tinatanggap ko si Jesus dahil po ngayon ang tagapagligtas. Kasi tumatanggap ako ng sakramento. Lalo na ako ang sakramento ng kanyang katawag at dugo. Sumasama para tayo ako sa Diyos na mga pamilya sa lahat na may gawa ng kanyang katulad. Sumasama para tayo ako kay Jesucristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat na dalawang bago sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria ng Pahel, pinagpapasahan ng Diyos sa Pilata. Ipinanganak sa Diyos na makarang ibig, nanakaw sa Diyos. Panginoon, maging buhay ang kalawang namin. Panginoon, maging buhay ang kalawang namin.
Nawa ang mga nag-ikaw at nangandas at mga tumalikod sa iyo ay makaranas na iyong pagpapatawa at pagtanggap. Manalangin tayo. Panginoon, ating buhay at katawanan. Nawa sa lahat ng mga religyoso at religyosa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, ating buhay at katawanan. Thank you po. Ang maraming mga pangyarihan, kundi ang marapang na ikaw ay ang masalamatan ngayon ay binagliliwa
kadalian.